morning, good morning mga kalahing kayo magkikapwa Pinoy. San mga kayo ngayon lupalop ng mundo, sulok ng archipelago. Ako pa rin po inyong lagi nakandang paglingkod, kilatis, lagari po lamang. At syempre pa ito pa rin po ating panatutunan, kilatis at sintido kumon. Ho? At kayo'y aking nikayat. Huwag na huwag po kayo magatubili na ilapag ang inyong komentaryo, komento, opinion na haka-haka, kuro-kuro, paborman o kontra sa ating mga pananaw sa ating kikilatisin paksa ngayong gabi ito ng Sabado 25 na po ng Abril 2020. Etnib, sabi nga ni Mayor. Anyway, gaya nga ng ating binalander riyan, no? Lockdown, shutdown, quarantine. Anong klase bang mga hayop ito? Oh, of course, matatandaan po na kamakailan lamang, kamakalawa ba? Oh, kahapon, ay pinalawig ng Pangulo Rodrigo Roa Duterte ang extended community quarantine sa ilang area ng, well, particularly Metro Manila at ilang lalawigan sa Luzon. Ano po, pinalawig hanggang Mayo 15. Imbis na magtatapos na itong darating na Abril o limang araw na lang mula ngayon, pinalawig pa. Pero ang sabi naman ng spokesperson ni si Attorney Harry Roque ay baka magbago pa ihip ng panahon. Siyempre, kung makikita ang figura, ang mga numero na kumbaga ay yung di ba patasan ganyan, ha? Pag kayo na makita niyang oops, bumaba, yon, yan tinatawag na flatten the curve kasi ganyan yun eh. Napo-flatten siya, ha? So yan po yung isa sa mga inaantabayanan at syempre pa ala po sa ating tulan, ano ha? Kahit anong pag-iingat ng gagawin natin kaminsan, o doon may mga kaukulang pag-iingat naman talaga na dapat gawin, ngayon, kikilatisin natin, ito bang mga isinasagawa ng gobyerno para di umano maprotektahan ang buhay nating mga soberano mamamayan Pilipino at maiwasan ng lalong pagkalat, paglaganap, o lalong pagdami ng dadapuan itong virus, sakto na ba? Nasa hulog ba? O, wala sa hulog. Overacting. Hindi masyado epektibo. O meron pa ibang pamamaraan na mas epektibo. Okay. So, ito ha, bukod sa, para sa akin, ha, ito opinion ko. At syempre, bago naman tayo magbitaw ng opinion, syempre, inaaral po muna natin, research, ginagamitan ng sentido komon bago tayo, ika nga, pumiling sa anumang pananaw o magbitaw ng anumang opinion. Ang lockdown po, ha? Lockdown, yung quarantine ay pinatutupad ngayon, o huwag yung shutdown, ay illegal. Bukod sa illegal, ito para sa akin, abay, mas nakakapinsala pa. Di ba? Mas lalo na nakakasama sa kalusugan natin mga soberanong mamamayang Pilipino. Bakit kamo? Kasi itong lockdown, mga kalahin kayo magiging kapwa soberano. Ito yung ginagamit. Halimbawa, pagka may isang paaralan, merong pumasok sa campus. Ha? Sa campus na isang gunman o maraming gunmen nagpaputok, mapatay. Nila lockdown yung paaralan para hindi makalabas yung estudyante at baka matamaan pa ng bala. So ina-lockdown nila yung buong eskwelahan. Oh. Kapag nag-riot sa bilangguan, nila lockdown din yung mga preso. Naka-confine lang sila sa isang area. Halimbawa, may open na espasyo doon sa pinag-i-exercise nila. Kaya ay sasambating sa doon, papahilit, nagbibilad sa araw. Ha? Lugar na yon, nakitang-kita doon yung mga gwardiya sa may itaas, ha? Na mga nakatutok,
O, dyan na kayo. Lalockdown kayo riyan. Walang galawan. Umupo kayo riyan. Okay kayo. Ganun ang lockdown. Upo. Halimbawa. Okay. So, madali sabi, ang inilalockdown, tao. Tao, ha? Hindi hayop. Eh, pwede hindi hayop. Yung tao, hayop din eh. Diba? Kakaiba na level. Ang shutdown, mga kumpanya, pwede rin iskwelahan. O sa shutdown mo muna iskwelahan, wala mo nang pasok. Yun ang ibig sabihin. O yung lockdown kasi, yung mga tao hindi pa papalabasin dun sa loob. A shutdown naman, eh, wala mo nang pasok. O yung mga kumpanya, shutdown mo na. Para yung computer. Diba? Pagkatapos natin gamitin, kailangan mo siya i-shutdown. Patayin. Kumbaga, para ilaw. I-switch on mo, switch off. Diba? Pero hindi shutdown ang tawag doon. Okay? And so, ang mga kumpanya, mga pabrika, ng mga non-essentials, ang mga malls, no, ha? SM, Robinsons, at mga malls, no, Manuela, shutdown. Yan ang ginagamit ng termino riyan. Ito naman quarantine. Ano klaseng hayop ito quarantine? Ang quarantine, di ba may Bureau of Quarantine pa nga? Ay, ito ang trabaho nito. Halimbawa, meron na pabalita sa Wuhan, China, na epidemic. Epidemic kasi doon pa na sa kanila eh. Ngayon, pagka nakalabas yan sa iba't-ibang bansa, nagkaroon na rin ng nahawa na yung mga tao sa iba't-ibang bansa. Ayan ang tawag doon, pandemic. Okay, now. So, ang Bureau of Quarantine, pagka may nabalitaan siya, kasi dapat yan, ang radar niyan ay, ha? Ang radar niyan ay bukas, 24/7. Pag naulinigan niya na merong pandemic o epidemic dun sa Wuhan, China, lahat ng darating dito, barko, aeroplano, kailangan i-quarantine niya. Oh, susuriin niya yung mga sakay, ha? Para may bukod yung mga positibo sa virus, o sa sakit at doon sa mga hindi positibo. Pero, lahat sila i-quarantine. Diyan muna kayo. No, ha? Maliban na lamang, siyempre, kung merong, may isa pang patakaran ng quarantine, kamukha namin, no, kami pumunta sa Saudi nung araw. At bago kami umalis dito, kinu-quarantine kami. No, may ini-injection na bakuna, no, ha? Para hindi mo walang ganun sakit na nakakahawa na madadala mo doon. I don't know kung ano yun nung araw, parang malaria yata, no ha? Kasi malaria, syempre, maraming kaso ng malaria dito sa atin sa Pilipinas. In particular, doon sa may Palawan. Po. So, yun ang trabaho ng quarantine. At syempre, pag daong ng barko rito, aeroplano, bukod sa check up nila, maaaring nilang ilagay sa isang lugar. O kaya isang barko, huwag mo nang pababayan yung mga pasaheros, kamukha na doon na sila i-quarantine sa barko. Ha? Sa barko naman, wala naman masyadong problema dahil may malawak sila espasyo doon. Mami-maintain yung physical distancing para sila mismo huwag mag-awa-awa. So yun po yung tatlong magkakaibang kahulugan. Ngayon, yung ba lockdown pasok sa legalidad? Hindi ho eh. Hindi ho. Kasi pag di-lockdown may isang tao, parang mo na rin siyang kinidnap o detention, arbitrary detention. Eh ngayon, pagka, halimbawa, pulis, hinuli niya yung tao, dinitain niya ng 6 oras, conforme sa kung ano kaso. Kung medyo hindi mo masyadong matindi yung kaso, 6 oras, kailangan either sampahan niya ng kaso, dalhin niya sa piskalya, ano ba tawag dun sa prosesong yun? Pumunta ko tuloy. Anyway, para masampahan ng formal na reklamo, inquest, yon inquest niya sa piskal or prosecutor na ngayon, di na piskal, kasi yung piskal nung araw, ginawang fiskal, kaya medyo nasasaktan sila. Yun ang good news, nasasaktan pala sila, marunong pala silang masaktan. May damdamin din pala sila. Akala ng iba, itong mga to, walang puso. Kaya walang nagkakasakit sa kanila ng heart attack. Pero pala. Anyway, yan yung
anim na oras, kung mahina lang ang kaso na inaakusan mo sa tao, oh, after 6 hours kung hindi mo siya masampahan o ma-inquest, eh kailangan mo siya pakawalan. Otherwise, kahit na pulis ka, o pwede ka sampahan ng kasong illegal detention. Parang kidnapping na rin yun eh. Ngayon, pagka medyo mabigat-bigat ng kaso, umabot siya hanggang 72 hours. No, ha? 72 hours. 48, 72. 3 days. 3 days, no ha? Yun yata ang pinaka-maximum, no ha? 3 days. Maliban na lang, syempre, kung yung mga pulis na madalas silang ginagawa, papipirmahin yung kanilang dinitili ng waiver para wag siyang ulag silang bilta ng illegal detention. Okay, so, malinaw na kapag ni-lockdown mo ang Sampaloc, no, eh, labag na illegal ng Timano yun. Hindi mo po pwedeng gamitin itong virus, no, itong pandemic ngayon na dahilan. Kasi ang batas natin, no, all weather yan eh. Kahit na anong pampanahon, kahit na anong sakuna, kalamidad na darating, hindi mo po pwede basta-basta baliin yan. Anyway, ang sabi nga, tayo naman mga soberanong mamayang Pilipino, ano po, ay nagtatag ng ating gobyerno. Nang ating gobyerno para itaguyod at siguraduhin na yung ating mga mithiin, mga lunggatiin, mga pangarap sa buhay, oh, lalo na nahahati lang yun sa dalawang bagay, ang pangarap Pinoy, ligtas at maulad na buhay. So, ang usapin ngayon, kaligtasan. Ano ha? And, teka, tapusin ko muna yun. No, ha? Tayo ay nagtatag ng gobyerno at ang gobyernong yun, no, ha? Ay huhugot ng kapangyarihan o deriving their power from our consent or from the consent of the governed. Tayo yung governed. No, ha? Ay, so, kahit na wala pa sa hulog ang ginagawa nila, palagay mo na labag sa batas o hindi man tayo kikibo. Kung tayo naman ay sabihin natin na eh, okay naman yung ginagawa eh. Conforming man kami. Walang magdidemanda. No, ha? Wala kaso. Ay, ganun demokrasya eh. Diba? Kahit pasukin pa nagsiga ang bahay mo. Gahasain ang misis mo at mga anak mo. Isama na yung, isama pa yung ginahasa yung nanay nyo. Nanay mo. O kasi pag hindi mo ginahasa yung nanay mo, baka magalit eh. Diba? At hindi ka nagreklamo. Wala kaso. Parang ganun din nangyari sa ginagawa ng China sa atin. Ha? Inokupan yung ating West Philippine Sea na teritoryo natin. May sovereign right tayo doon. Hmm? Pagkatapos eh, kung ano-ano yung mga alikas na kayamanan natin doon, hindi natin alam. May sinisip-sip na pala yung gas at gasolina natin doon. At kung ano pa mga kayamanan na matatagpuan sa pusod ng dagat, bukod pa siyempre sa mga isla, at hindi tayo nagreklamo, wala kaso. Hindi tayo pa pwedeng ayudahan ng United Nations sapagkat matayag reklamo eh. Ang ipagpapalagay palagi, ikukonsidera ng United Nations sa mga bansa na ang bal. Pwede nga isang tubig bal na medyo warm water. Diba? Kanilang ipagpalagay palagi na with consent. Diba? Kaya malinaw yan sa deklarasyon ng deklarasyon ng kasarinlan na ginawa ng Amerikano na kinopya natin, ha? That our government, a government deriving its power from the consent of the governed. And so kahit na pagbubulyakin tayo ng gobyerno natin, pagtatadyakan tayo, pagmamalupitan tayo, pagpapapatayin tayo, kung di tayo magre-reklamo, walang kaso. Alright? So, ganun ang tatlo hayop na yun, ano ha? At syempre pa, kung mayroong magreklamo, kahit isa lang, syempre, syempre niya, bibi, pakikinggan siya ngayon ng husgado. Pakikinggan lang ha, hindi ko sinasabi nakakatigan siya ng husgado sapagkat ang ating hukuman ngayon ay trial by palakasan. Gets nyo? Okay. Lumalabas tuloy. Okay? So malinaw tayo dyan. Illegal. Hindi lang tayo nagre-reklamo. So kung pwedeng magpatuloy yan. Kung pwedeng merong magre-reklamo. Ang lumalabas ngayon, mga kalahing kayo mangi, etong
Nalo yung dalawa. Dalawa. Shoot to kill order ni Paolo Ndigo. Although, mistiso yun eh. Pa pwede natin sabihin na yun naman talaga ang dapat, yan naman talaga ang nasa manual procedure of operations ng mga pulis. Shoot to kill kung nailalagay sa balag ng alanganin ng kanilang buhay. Pero, meron na dyan lumalabas ng mga jurisprudence. Sabi ng Korte Suprema, kilatis, uminom ka muna. Kahit may hawak pa na baril, ang suspect, kung yun ay hindi itinututok sa'yo, aba, hindi mo po pwedeng patayin siya, barilin agad siya, in the guise of self-defense. Oh, kasi pwede naman, in fact, yung mga otoridad niya, inuutusan pa eh. O, yung baril mo, sa bewang mo, kunin mo ng dahan-dahan gamit ang dalawang daliri. Dahan-dahan na nga, pag ikaw ay humilos na masama, babarilin na kita. Tapon mo. O, di ba? Ganun yun eh. At sa kaso nitong napatay na dating sundalo, dating army, si Private First Class Winston Ragos, dapat inantay mo na lumutan yung kahit bahagi lang ng baril. Mali pala yung aking sapantahan, dapat yun. Hindi pala, dapat antay mo pa makatutok sa'yo. Pero judgment call na yun. Pero ako, kung ako'y sa lugar ng pulis, makita ko lang kahit na bahagi lang ng baril, una ako na siya. Diba? Mahirap na eh. Diba? At saka yung mga pulis, na-trained yan eh. O, nakatutok ka na eh. Diba? Medyo split second lang pagitan dyan eh. Ha? Pero alam mo, hindi nga ako believe dun sa pulis na yun eh. Kasi pagputok niya, patras pa siya eh. Dapat di ka atras, bang bang! Nakaganyan ka pa rin kasi the moment na nag-move ka, madidifocus ka pa eh. O baka mamaya hindi napuruan o kaya hindi tinamaan dun sa tira mo, ng bala mo. O, at medyo nakagalaw pa kung talagang may baril ha? Pero wala naman talagang baril eh. No, wala talaga siyang baril. Baka ang ginudukot nun, ID. Yung kanyang ID niya sa army, baka gusto niya pakita. Oh! Tsaka nakaganyan. Pusasan niyo na lang ako, sir. Oh. Tsaka sabi, ano ba problema ko sa inyo, sir? Ba? Ay, ano sagot ng pulis na nakatutok sa kanya? Mamaya, malalaman mo kung anong problema mo. Banta na yun eh. At saka hindi ganyan, makipag-deal pag ikaw ay negotiator doon sa gusto mong huliin, huliin na tao. Maliban na lang siyempre kung talagang ang balak mo ay pumatay. Patayin siya. Hindi po ba? Anyway, martial law. Yung banta naman ng Pangulo. Martial law. Para lumalabas tuloy, maraming nag-iisip. Ito yung mga diversionary tactic. Tinatakot yung tao para kahit na hindi pa nakarating o kukunti pa lang nakatanggap ng ayuda, wala nang kwarta. Di ba? Ayun ako. So hindi lang po yun, ha? Eh ngayon, may nakikita na naman tayo. Saan ba yun? Ha? Nagkakagulo pa eh. Eka, pasadaan nga natin ng konti ito. Meron po nagkakagulo eh. Saan ba yun? Saan ba yun? Ha? Yan, ha? O, tingnan natin ito. Tingnan natin ito. O yan, pinagpupunit ng taga DSWD yung SAC forms. O kasi, sabi dito eh, nabubuking sila eh. Kung sino-sino yung mga pangalan na inilagay nila dun eh. At hindi lang yan dito, sa lugar na ito, na hindi ko pala nalalaman kung saan lugar ito, sa particular barangay, meron din sa Corredor, sa South, Corredor, ano ba siya? South Cotabato. Meron din doon sa San Francisco del Monte. Gayun din doon sa Rizal. At sigurado ako sa maraming lugar pa sa buong bansa.
Ay, dito nga sa amin sa Project 7 eh. Hindi pa nakarating yung ayuda na 5 to 8,000. Sa saan na ba yun? Alam nyo, kung ipalagay mo na na lahat ng Pilipino ay 110 million na buwan divided by 5 per families, lumalabas yun na 21 o 22 million Filipinos. 22 million. Pag hinati-hati mo sa kanila, yung 100 billion, 100 billion ha, pinag-hati-hati mo sa lahat ng pamilya, all of those 22 million families, ha, 5 person per families, average, ay kulang-kulang 5,000. Kung bibigyan lahat, ha, kulang-kulang 5,000. And so, ang budget para dito magkano? Para sa ayuda, 270,000 eh. 270,000. So hatiin mo 140, sabi for 2 months daw yun. May sapat na pondo kahit lahat ay bibigyan. Kahit lahat ay bibigyan. Ba't yung ginagawa? Ba't pinahirapan pa yung mga mamayan? Pagkatapos may mga shoot to kill, may mga namamatay, may mga pinagmamalupitan dyan sa mga checkpoints, no? Tapos may banta ngayon ng martial law. Parang diversionary tactic. Ito rin naisip ng iba eh. Hindi po ba? No? Ang tanong pa, kailangan ba talaga na i-quarantine o i-lockdown ng mga Pilipino sa kanilang mga bahay? Bartolina? Ha? Kumusta kayo dyan, mga kakosa? Hindi naman eh. Kasi as in, no? Pag sila nagsasalita, parang pinalalabas sila na the moment sa oras na ang isang tao ay lumabas sa kalye, ha? Ay dadapuan ng sakit, mahahawaan o makapanghawa. Hindi naman ganun din eh. Kaya nga may mga protective personal equipment. Ha? At saka syempre, kaya lang i-observe lang yung social distancing. Pero hindi ko sinasabi na ako'y tutol doon sa stay at home. Diba? Sabi nga ng mga health workers eh, ba? We stay out for you, stay in for us. Diba? We stay out of our home for you. Please, stay at home for us. Tama naman yan. Wala tayong problema dyan eh. Hindi ako tutol na manatili, lalo na yung mga vulnerable, yung mga may edad na at saka may issue sa katawan pagdating sa kalusugan. Dapat lang, no? Stay put. Huwag muna kayo mag-biraos. Hindi po ba? Wala tayong problema dyan. Ang problema ko dyan, kaya gumugulo dahil sa checkpoints na yan. Ay mabuti ngayon, naisipan na nila na matagal ko na sinasabi ko saan dapat lalo na ngayon ay gagamitan na di umano para hagilapin yung mga o sa contact tracing. CIDG lang yata ang gagamitin. No, ha? Dapat lang talagang pulis nun sa makapakipakinabang na bagay na maipsan yung pangamba ng mga mamayan. Doon gamitin. Huwag naman sa... Ano na nangyari dito? Bakit napunta na si Kapredi rito? Simulan natin to. Yan, para... Yan, para nakita nyo, it's a puera no more. Pagyan pa natin ang isa pang kahindik-hindik na tali lang, ha? Dito tayo. Kasi nakita nyo na. Okay? Kung juror ka, juror siya, juror ako, juror tayo. Juror eh, tayo tagaw siya eh. Di ba? Eto, no way, Jose, na ito. Okay. Sandali po lamang. Wait lang. O yan. Okay. Ayun. Meantime, sana tayo ibigyan natin ng pugay kung sino na yung mga nakatangyo dito. Jojo. Sabi ni Jojo, kitang-kita rin ang harapan na nakawan at sabwatan ng kupitan. DSWD LGU. Marami po dito sa na PWD
senior citizens, buntis. Hindi po nakakatanda. Yun eh. Yun nga ba eh. Diba? Dahil Red Cross. At yun ito ah. Kung may Gordon Red Cross. Ah, meron din. Sa media, meron din kaming Dahil Red Cross. Cross para hindi cross sa mga hindi cross. Well, anyway. May programa dito si Danny. Tanggalinkin nyo rin po yung kanyang mga kuntil-buntil na kaisipan. Isang kusing kaisipan para pandayin ang ating lipunan. Asan ba tayo? Okay, so gaya nga ng sinasabi ko sa inyo madalas, huwag ko tayo mag-atubili na magbigay ng ating mga komento, pabor man o kontra dito po sa aking sentido kumon. Okay, so, kung meron tayong personal protective gear sa equipment, may social distancing na ating observe, at syempre pa, kailangan mag-exercise tayo. Kanina natuwa naman ako dahil matagal ko nang inginangawa yan eh, na dapat yung itong ating mga taga Department of Health, no ha? Eh, kung wala pa yung gamot, wala pa yung gamot, wala pa yung bakuna para sa COVID-19, aba, sabihin naman nila kung ano yung mga alternatibong pamamaraan, no ha, para malabanan, no? Una, maiwasan yung virus at kung hindi maiwasan, malabanan. Paano malabanan? No po. So ito, sinasabi na mag-exercise tayo. Pero sabi sa loob ng bahay, mali yun eh, para sa akin eh, kailangan magbilati sa araw po ng exercise. Kasi, yun ang kalaban ng virus. Init, isa yan sa mga kalaban ng virus. Sinabi, kita mo sinabi ni Trump na, meron na, ang hindi lang ang mali lang doon kay Trump pati disinfectant gusto niya i-injection sa nilapuan sobra naman yun, oh. Okay, so ang BCO, oh, yan pa ang isa nating matagal nang iningangawa rito, yung virgin coconut oil na malamang ay makakatulong ng dihama kasi yung kanyang lauric acid na yun ay matatagpuan unang-una doon sa gatas ng ina. Gatas ng ina mo. Gatas ng ina ko. Gatas ng ina natin lahat. Yun yung pang-immunize, oh, na matindi. So, makukuha yan sa virgin coconut oil. Oh, ito tubig ito. Warm water. Oh, ito. Isa din ito protection sa atin. Warm water. Ay, iba pa. Lagyan ng asin. Tapos isingot-singotin, okay, magtalukbong, lagay sa planggan na maliit. Ha, lagyan ng asin na mainit ng tubig. Yung bay form na papasok sa ilong. Oh. Pangontra din yan. Yan ang ginamit ni General Anyo nung siya nagpositibo sa COVID-19 o sa Chinese Communist Party virus. Diba? Ay, dali, di pa ako nakainom ha. Anyway. Ito pa isang kahindik-hindik na katanungan. Ha? May pera ba tayo? O wala na tayong pera? Ano ba talaga? Kasi nung primero pa lang, ipinangalandakan miski ni Paolo Duterte na sinigundahan naman nitong si Finance Secretary Carlos Sani Dominguez, may pera tayo. Ha? Bukod doon sa budget na nariyan na, no ha? Nasa on hand na, meron pa infusion, stimulus galing sa Central Bank o Banko Central. Eh, nasaan yung pera? Bakit? Pakinggan muna natin siya. Ito na. Eh, ladies and gentlemen, Secretary, Carlos Dominguez. Ang budget natin para sa 2020 ay 4.1 trillion pesos. At so far, ang nag-gastos po natin is already for this COVID is na hindi natin pinalo ay 352.7 billion pesos na. At masasabi ko po na so far na-finance natin din na itong amount na finance natin partly sa tax collection pero bumababa na ho yung tax collection natin. Ang balanse, pininanso natin sa
sarili nating savings at humiram pa tayo ng pera sa ano sa mga multilateral agencies kagaya ng ADB at World Bank. So far, suficiente po yung cash natin, pero naiipit po tayo sa budget allowance natin. So, yan po ang problema natin ngayon. May cash flow tayo, pero wala ko tayong authority ang gumastos ng ganun kalaki. So, we're making sure na lahat ng gastos natin ay number one, for the benefit of yung pinakamahirap sa bayan natin. At re-reserve ako natin yung balance para sa mga build projects natin para nang pag natapos na itong COVID, may pera tayo pang invest sa build project. At saka, we will create jobs and we will create business opportunities with that. Thank you. Actually, what Sunny is telling us is that less money for now. Because, alam mo, yung budget na natin, yung ginawa last year to be implemented now, walang COVID dyan. So, Department of DS, DSWD, Highways, Department of Trade and Industry, naka-plancha na yan. So, ngayon, pagdating ng COVID, tanggalan ko yan ang mga proyekto dito sa Highways. Yung highway dyan, wala na mo na yan. Sabihin ko, Tugadio, hugutan mo na yan. Minus. Lahat para makapag-ipon at kinuha na yung budget na yung regular budget sana kung walang COVID going smoothly to be implemented here. But because of the COVID, the first and second quarter, the third quarter, alam mo wala yung pera. Sabi ko, hangin lang yan. Kaya sinasabi ni isa pang itong walang alaw na ugo ito si Trillano. Alright, so, malinaw po ano, pagka kayo intindi ko. Ang budget sa taong ito ay 4.1 trillion pesos. Ngayon, ang nagastos na so far no, ha, ay 352 billion pesos. Trillion yung budget na. Trillion. Pero ang inaprubahan ng Kongreso doon sa bayanihan na Tuhil Aswan law, kung hindi ako nagkakamali, ay 300 billion pesos. 300 billion pesos. Out of that 300 billion pesos, ang alam ko na na-budgeted para rito sa pang-ayuda sa tao, yung itinaan sa DSWD na hindi na dapat, dapat diretso yan sa mga barangay, ay 270 billion. For whatever reason, ang kanilang unang tranche na din-download no, ay wala pang 100 billion. Pero ang balak nila mag-download ng 100 billion for the first month. Itapos na isang buwan eh. Lahat hindi pa nakatikim. Marami pa hindi nakatikim. Palagay ko mas higit na marami yung hindi pa dinapuan ng ayuda, baka una pa sila dapuan ng virus, ano ha, kaysa doon sa dinapuan na ng ayuda. Katikim na. Pero wala na yung pera. At saka bakit umabot na ito sa 252 billion? Taka naman. Ngayon, saan nanggaling yung ginastos nila sa savings nung nakaraang taon? Actually,
isa pa questionable yan, savings, ha? Kasi pag savings yan, binabalik yan sa National Treasury.